Hello mga kaibigan, kumusta po? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Okay? Tunay na kahanga-hanga si Jerwin Ancajas. Kung maalala po ninyo yung katatapos na upload natin tungkol dun sa nagkagulo dahil pinabagsak na yung kaspare. Grabe mga kaibigan. May kasalanan ba si Jerwin dun? Sa tingin ko po wala, pero narito siya. Humihingi ng paumanhin. Tunay na kahanga-hanga si Jerwin Ancajas mga kaibigan. Mabait, maginoo, at higit sa lahat, hindi bastos. Gaya nung coach nung kabila. Panoorin po natin ang pahayag ni Champ. Magandang araw o magandang gabi po. Ito po, itong video na to, first time ko mag-video po sa vlog namin sa Jupin Sports po na vlog. At kasi may nakita po tayo ng mga video po sa about po sa sparring nung kanina sa sparring po namin kanina. Gusto ko lang po humingi ng paumanhin po sa naging ano ko kanina, kasi para sa akin parang naging mali din siguro sa akin. Mali ko din po siguro na magbato ng ganun na sunto, kasi alam. Kasi bago po naman, quinto call po lang po, no, yung bago yung pagtumba ng ka-sparring ko po. Nung first round po, talagang hirap po ako makapasok sa kanya, kasi magaling sa paa yung ka-sparring ko, magaling sa paa. Hindi, iwan ko kung may nag-upload na sa first round na laban. Yun po, nung makita ko na mahirapan ako sa pagpasok, eh bilang boksingero po, nag-iisip po tayo ng paraan kung paano tayo makakatama o makaplano kung anong dapat natin gawin sa taas ng ring. Alam ko magaling yung kalaban ko, magaling sa paa, mahirapan ako makatama. Eh ang ginawa ko, pinasok ko na mahina naman yung mga sunto ko, basta makakasira lang sa diskarte niya, kasi yun nga, magaling siyang magpuntos. At yun lang yung mali ko nung natamaan ko siya sa tiyan. Yun doon nagsimula, nung natamaan ko siya sa tiyan nung una, first, tapos yung huminto, yung nakita niyo na huminto, ano po yun, kumbaga naramdaman ko na nasaktan siya sa katawan, kaya huminto ako. Pero doon lang ako na ano sa kanya, kasi parang nagyabang pa siya na bakit daw ako huminto. Kung nakita ninyo na lumapit ako, na parang nagsusuri o nag-apologize ako, na parang ano, yung sabi ako, bakit siya, yung nagtanong siya sa trainer niya, yung nagbato sa akin, bakit daw ako huminto. Parang pinapakita niya na kaya niyang lumaban ba. Kaya yun, tuloy-tuloy pa rin, tawa nga lang ako. Kung nakita niyo, tumatawa ako sa ano, sa pagsusunto ko sa kanya nung kino-corner ko siya kasi yun po, kasi kung distansya lugi ako eh. Kaya kino-corner ko siya kahit may nahina. Yun, at saka yung na-corner na, yung doon na sa bagsak, inakinig lang din ako sa ano na atras. May narinig ako matras, si Junas ata or sino mang yung coach na malapit sa akin na nagsabi, atras muna para makaporma ako ng maayos. At saka nung paglapit ko sa kanya, yung nakahanda naman siya eh na pagsunto ko. Kasi akala ko, na-break lang konti, tumalikod ako, o parang lumingon ako kay Junas. At sabi ni Junas na, Go na, kasi kaya pa daw. Kaya nung pagbato ko, kasi alam po na nasasaktan siya sa tiyan. Doon ko binato sa taas, kasi yun yung parang ano, nasa isip ko na binabantayan niya yung tiyan kasi nasaktan na nga, kaya binato ko sa taas. At hindi ko naman talaga akalain na tatama yung suntok na yun, kasi parang pamahala lang din na suntok kung tama o hindi. Pero nung natumba na, parang naano ako, parang na-shock din ako na natamaan ko. At hindi naman natin na attention talaga na ganun talaga yung mangyayari. At nung binato ako sa coach niya, ang una talagang
expression ko doon, eh, so, kung parang, napapakita ko na, kaya gumanon yung kamay ko, parang palapit sa kanya, parang una, parang magsusuri ako, na ganun, magsusuri ako, eh, ano, parang minumura-mura tayo, eh, talagang doon na rin ako, na huwag mong gawin yan, sabi ko, huwag mong gawin yan, kasi, yun naman eh, boxing to eh, parang ganun yung inano ko, pero, pinapakita ko na kahit ganun, huwag tayong anahin, huwag tayong parang, sabi ng coach, huwag tayong bully-bullyin na kahit na ano, babatuhin tayo ng mineral water. Pero para sa akin, wala naman yun. Walang ano naman yun. At yun nga yung sinasabi ko na pa, nagsasorry ako sa naging ano ko na nasagot ko din yung trainer nila. Imbis na magsasorry ako sa trainer nila noon. Eh, pero ang maganda doon, talagang pagkatapos ng buong ensayo na yun, buong nangyari na yun sa gym, napakagandang nangyari kasi nag-apologize tayo sa boxer, sa coach, yung nagbato sa atin at yung nanay nandoon, yung nanay yung nakaitim doon na nagbi-video din at mas nakakaintindi kaysa dun sa coach kasi siya pa yung nanay pa talaga yung nagsabi na boxing to eh, parang ganun. Boxing to eh. At lumapit din sa amin yung ano. Lumapit din yung nanay sa amin. Lumapit yung nanay sa amin at nagpapasalamat na kasi parang naging lesson din ng boxer. Naging lesson at binigyan ko din ng ano yung boxer at sinabihan ko din na talagang magaling siya na boksingero at huwag siyang mawala ng pag-asa kung ano mang yung nangyari, ganun yung boxing. Pero alam ko, magaling yung sparring ko, magaling kasi unang round talagang nahirapan talaga ako. At yun lang, at nahihinga ako ng pasensya kung ano mang mga nangyari dun. Nangihingi kami lahat sa team. Humingi kami ng pasensya kung ano mang nangyari at nakita nyo sa video. Sa video nangyari kayo. At maraming salamat. God bless sa inyo.